Welcome back to my channel. So in this video, pag-uusapan naman natin kung visa free na nga ba ang mga Filipino kapag gusto nilang pumunta dito sa Korea. So kung ikaw hindi pa subscriber, please do subscribe to my channel. At kung magugustuhan mo tong video na ito, don't forget to click that like button. And of course talaga, so share it with your friends naman para makapag-subscribe din sila dito sa aking channel. So, yun na nga. Without further ado, pag-usapan na natin ang topic for today. Okay guys, so itong video na ito is i-discuss ko lang sa inyo yung narinig kong news or yung mga sinabi po sa akin while nandun ako sa Philippines. Yung sinasabi nila na free visa na daw ang mga Filipinos when they want to come here to Korea. Okay, so although it's not yet final, hindi pa po na-finalize yung decision na yun, marami na pong nagtatanong sa akin or marami na pong nagsasabi sa akin na yun nga daw po yung naririnig nilang news. So, ang ginawa ko po is for me to get the real news or hindi lang ako nakinig sa mga hindi ko naman sinasabing fake news, no? Yung sa mga sabi-sabi, is nagpunta po ako doon sa mismong website ng Korean Embassy sa Philippines, which is ilalagay ko po dito sa baba. So, kayo rin po guys, kung meron man po kayo narinig ng mga news, or meron mga sinabi sa inyo ng mga news, meron man kayo nabasa regarding sa visa ng mga Filipinos going here sa Korea, better check out po their website para po makamake sure po kayo kung ano po ba talaga yung announcement na yon, no? Okay, so, babasahin ko po sa inyo yung announcement na yon. So, ang title po is for the Jeju Group Tourist Visa System. This is to inform you of the Jeju Group Tourist Visa System for Filipinos, which is said to take effect on 2020. So, this year. Actually, it will take effect half of this year. So, sino nga ba yung mga ka-avail nun? So, the visa-free system, which is scheduled to be tested on the first half of next year or of this year, 2020, is for group tourists. So, group tourists lang po who have scheduled flights to enter Korea with the final destination of Jeju Island using domestic flights. So, ibig sabihin, kung kayo lang po dito, kung ang final destination nyo ang Jeju Island, tapos ano lang kayo dito, yung parang stopover lang. Yun, stopover lang. Tapos magta-transfer kayo sa domestic flights going to Jeju Island. Okay, therefore, individual tourists are not eligible and only group tourists with certain requirements. So, hindi po porket tourist, hindi po porket group tourist na kayo, is alam nyo na na, makakapunta kami dyan. Kasi meron pa rin po silang certain requirements. So, kung ano po yung certain requirements na yun, hindi po natin alam kasi wala pa naman po silang sinusulat or wala pa naman po silang nilalagay na announcement. Okay. So, yun nga, we'll be given this benefit. So, example na nakalagay nila dito is yung example, yung Chinese passport holders. The visa-free entry system has been given only to group tourists with designated tour agency. So, ibig sabihin yung mga Chinese din na gustong mag-travel dito for free na grupo sila, kailangan naka-link sila or kailangan nag-apply sila sa isang agency. Yung tour nila is hinahandle ng isang agency. Well, I think ganun din siguro ang mangyayari sa Filipinos, but I'm not yet sure about that. So, currently, there is no final decision on matter and it will be further discussed with the related ministries in Korea until February 2020. So, yung discussion nila is mangyayari hanggang February 2020. So, we have to wait for that. And then, the announcement ay mangyayari siya ng first half ng 2020. Okay, so we will notify you as soon as the details are finalized. So, yun guys ha, malinaw po sa atin. Ito po ay hindi para sa individual travelers. They are for group travelers whose final destination is
Jeju Island. So, yun po. And then, the decision is not yet finalized. They will have to talk about it until February 2020. At ang release po is sa first half of 2020. Okay, so yun guys, sana po malinaw po sa atin. Sana po nabigay ko po yung information sa inyo ng malinaw. Kung meron pa po kayong questions, don't forget na ilagay po yun sa comment box. At itatry ko pong sagutin lahat po ng inyong katanungan sa abot ng aking makakaya. Okay, so guys, hanggang dito na lang po. Thank you so much for watching. Again, gaya nga ng sabi ko kanina, if you like this video, don't forget to give it a thumbs up. At kung ikaw hindi pa subscriber, please do subscribe to my channel to see more videos of me like this. So, kung meron pa kayong suggestion na gusto kong gawin ko na video, please don't forget to comment on the comment box down below. And I will do my best para po gawin yung para sa inyo. Okay, so marami nang sinasabi si ate. Again, once again, thank you so much for watching. See you on my next one. Bye!